dalaga at isang estudyante, nagbalik muli ang kanyang pagiging tulala. Muli natin binalikan si Catherine. Isa po ito sa ating mga natulungan at nakarecover po ito sa 4 na taon pong tulala. Anong nangyari itong bata na ito? Talaga. Ibang ko lang, dadalhin doon, ano, bahala na yun. Dapat may amahan yan eh. Interview yun sana yung papa ko na. Mana kasi sa papa yung papa niya, may giring din yun yung papa niya. Makikita din sa papa niya sa sinipo. May yan. Ang nakalabi. Alaga po mga. Lalo na yung nanay. Oo nga, sinaulo ako, Maximo. Spirit, me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Halos 1 taon na pong gumaling si Catherine. At ang malungkot po ay bumalik na naman po ang kanyang sakit. Kasama din po ang kanyang ina na mayroong depression. Ikaw lang, isa? Pasok dito. Mainit dyan. Pasok dito po. Andiyan, merci. Ang kanyang ama naman po ay madalas sinusumpong din po sa kanyang sakit na hika. Sa linggo ng lagnat ko, ipagubagaling-galing. Nasa liblib po tayo ng lugar ng Barangay Kupang, Antipolo City. Taong year 2020 pa po na nakilala po natin ang pamilya na ito na sobrang naghihikahos din po sa buhay. At nakilala natin ito mula pa po nung pandemic ay tuloy-tuloy naman po ang ating pagtulong sa kanila hanggang sa ngayon pagka mayroon po tayong maipadala. Ibigay na tulong po at lalong-lalo na po mula sa ating mga sponsor. Isa po siya sa napagawan po natin ng CR at pinalitan po natin ng bagong bubong kanyang kusina. Tulala at hindi makapagsalita dahilan ng kanyang depresyon at nakatakda naman po ito na ating ipapagamot para mapasuri sa doktor sa Mandaluyong Hospital. Nakipagtulungan na rin po tayo sa barangay. Sakto din po na naabutan po natin yung kanyang ina na mayroong sakit. Mga isang dalawang linggo. Yes, kay Igid yan. Nagbigay po tayo ng pinansyal na tulong mula po kay Ma'am Real B. Vlog mula sa Hong Kong at regular po na tumutulong sa Oldies TV para mas lalo pa po tayong maraming matulungan. Salamat po. Ano ba yan? Sabihin mo, salamat po. Halos 3 taon na po natin na pabalik-balik po tayo, nagkaroon po ng Bible study sa kanilang bahay at binibisita po natin ito linggo-linggo. Kahit papaano po ay ma-encourage sila na makinig po ng salita ng Diyos at manalig na talagang mayroon pong pag-asa pa na pwede pa siyang gumaling. Regular po na patuloy pa rin natin ini-encourage po ang pamilya na ito sa gitna po ng kahirapan sa buhay.
At sa sitwasyon po na pangyayari po kay Miss Catherine ay nandito pa rin po tayo para mabahagian ng salita ng Diyos. At may pag-asa pa para manumbalik po ang kanyang paggaling. May pag-asa ako sa Panginoon. Magsalita ka. Magsalita ka. Ay, ipag-asa ka. Ang pananampalataya ay kailangang makikita. Catherine, magsalita ka naman, te. Kat! Base po sa na-obserba po ng kanyang pamilya na si Catherine po ay sa ngayon 20 years old na po at kakagraduate lang po siya ng elementary. Maaring ito na rin po ang dahilan kung bakit siya nagkakaroon ng depression ay sa tuwing magagraduate po siya ng grade 6 ay nauudlot po at hindi po siya nakakapag-graduate dahil sa kahirapan po na kanilang pinagdadaanan. At sa ngayon ay sa awa po ni Lord at sa kabaitan din po ng teacher ay isa po siya sa napag-graduate na rin po ng grade 6. Napag-alaman din po natin na si Miss Catherine ay isang napakatalinong bata na kahit sa may edad na siya, pangarap niya rin po na makapagtapos sa kanyang pag-aaral. Nais po natin pasalamatan si Miss Karen at siya po ay nagsama sa school at pag-aasikaso po sa schedule ng pagpapa-hospital at pag-graduate ni Catherine sa grade 6. Catherine T. O'Darby.